Nakahandusay habang duguan at may tama ng bala sa ulo ang isang babae nang matagpuan sa isang kotse sa Las Piñas. Humarap sa pulisyang may-ari ng kotse at sinabing noong Disyembre pa nawawala ang kanyang sasakyan. May unang balita si Nico Wahe. Mag-alauna ng madaling araw nang humarap sa tanggapan ng Las Piñas City Police ang lalaking ito. Siya raw ang may-ari ng sasakyang inabandona sa C5 Extension sa Barangay Pulang Lupa kung saan natagpuan ang bangkay ng isang babae na kinilalang si Jennifer Mendoza. Nasa passenger seat ang babae, nakahandusay, duguan at may tama ng bala sa ulo. Gayet na may-ari, hindi siya ang huling nagmaneho ng kanyang sasakyan. TNVS o Transportation Network Vehicle Service daw ang kanyang kotse. Hinahanap nga raw niya ito dahil December 26 pa wala sa kanyang sasakyan matapos hiramin ang kanyang kapatid. Nakiusap siya sa akin na para magkaroon siya ng other income, babiyahe siya since na driver din siya ng TNVS. Kaya binigay ko naman. So without ano naman na siyempre kapatid na isosoli niya ng kinabukasan pagkatapos. Pero unfortunately, hindi na siya nakita hanggang ngayon. Nung December 27, nung tinawagan namin, hindi na namin siya makontakt. Tapos hanggang sa pati messenger niya is napatay na. Naipablatter ng araw niya at idiniklarang nawawala ang kanyang kotse. Kung ang kapatid niya ang nasa likod ng pagpatay, yan daw ang hindi niya masabi. Sana naman wag, pero ang question ko kasi doon, dapat lumabas siya para maliwanagan lahat. Kasi hanggang di siya lumalabas, siya yung gumamit ng sasakyan . So siya yung primary. Dati na raw may kaso ang kanyang kapatid na may kinalaman sa drug at hold up. Nakulong din daw ito ng ilang taon. Kung nasaan ka naman, sana magpakita ka na rito sa Las Piñas para maliwanagan kung hindi ikaw, kailangan mo humarap dito. Ang Las Piñas City Police, nakikipag-coordinate na raw sa TNVS Company. Makikipag-coordinate din po kami para po malaman kung sino po yung mismong nakarehistro doon nung sumakay po yung pasahero. Nakausap din ng GMA Integrated News ang kaibigan at katrabaho ni Jennifer. Sa mga text message na ito, makikita magkausap pa sila ni Jennifer pasado alas 12 ng hating gabi nitong Martes. Sa work po, nagpaalam lang po siya na may kikitain lang po siya noon. Tapos umalis po siya ng mga bandang 1 a.m. na po siya pinaalis doon. Tapos tinext ko pa po siya kung ano oras siya matatapos. Tapos hindi na po siya nag-reply sa akin noon. Sa Timog Avenue sa Quezon City nagtatrabaho ang magkaibigan. Bandang alas 8 na ng umaga nang makita ang katawan ni Jennifer. Sabi naman ng ina ng biktima, wala silang alam na kaaway ang kanyang anak. Hindi kami matanggap kasi sa nangyari sa kanya, bakit ganun? Hindi naman po pala ng barkada yan. Walang inisip yan kundi pamilya at mga anak lang. Kaya po. Opo. Kaya sobrang sakit sa amin, makikita namin ganun na lang. Patuloy na naghahanap ng mga CCTV footage ang Las Piñas City Police para sa ikalulutas ng kaso. Yan ang unang balita sa Las Piñas City. Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.